Ano naman, yung sa apartment mo naman, I mean, gano'n siya kalayo sa school or sakto lang din naman yung rent? Sakto lang sa Toronto ano rate, 600 ako dito eh, 600. Mm. So, paglayo mo sa Centennial, siguro mga 100 yung minus, 500 siguro. Ganyan. Pero pag mga kasi Pinoy itong may ano, sinakto kong Pinoy yung aking landlady. Mm-mm. Pero sa pag Indian, mga mura-mura lang sila. Pero hindi ko lang sure yung security. Mm-mm. Okay. So now, ano naman yung experience mo with GVS? Or ano yung masasabi mo sa mga service na pinaprovide ni GVS? Ang service ni GVS ay masasabi kong cheap and reliable. Mm-mm. You know, despite na mura siya compared sa mga kalaban. Mm-mm. Yung mga kalaban, mahal na pero hindi mo pa makausap na matino. Mm-mm. Ang GVS, mura na pero kahit anong oras ka magtanong, ay nandyan lagi sila. Mm-mm. Diba? Mm-mm. Every time ko kayong kinakausap, diba? Yeah. Yeah, laging tapos kung yung kahit hindi pa ako nagbabayad dati eh, nagtatanong ako kay Venus, sa'yo. Mm-mm. Mm-hmm. Kung ano yung mga magandang gawain. So, sabi mo, ganito, ganyan, ganyan. Kaya napunta ako dyan sa GVS. At nag-refer ako ng madami tao. Yan, kasi yun, napakaganda. Sa live stream ka namin. Sorry? Sa live stream ka namin nanood sa Facebook. Or nag-attend ka talaga ng physical orientation dito sa office? Medyo coincidental. Kasi yung klase ko from caregiving, mm-hmm, sa Tagaytay caregiving. Sabi niya, umatend daw ako ng gento-gentong yung dun sa Shangri-La to. Dun ako nang ano, nanood sa may Shangri-La. So sabi nung classic, punta tayo dun, 2019 nata. Mm-hmm. Not mistaken. Sabi niya, pumunta ka, sumama ka sa akin na ano, ganun, ganun. Kasi may balak akong pumunta ng Canada. Siya yung nagsabi nun sa akin. Mm-hmm. Tapos sabi niya, sumama ka sa akin mga umaga yon, tapos eh, maghintay ka dito ngayon. Mm-mm. So narinig ako, sabi ko parang gusto ko ng UK. Kaso medyo mahal eh, so nag-ano ako, nag-Canada. Doon na nag-umpisa. Dati wala akong ano eh, wala akong dream pumunta ng Canada, pero nung narinig ako parang na-entice ako. Mm-mm. Na mag-Canada kasi parang maganda siyang country. Pero ang so nung nagpunta ka pala ng orientation namin, UK talaga yung ano, pinaka-target mo. Pero ngayon ba may ano pa rin ba? May dream ka pa rin na mag-continue sa UK or talagang si Canada na yung nakikita mo na ano, for long term na? Canada na kasi na, ano eh, parang UK plus US na yung Canada eh. Lahat ng magandang benefits ng dalawang country nandito sa bansang to. Ah, okay. Ayan. Pero yung UK, dream pa rin as a tourist destination. Mm-mm. Not a permanent resident place. Mm-mm. For ano talaga, no? Hindi siya parang pang settle for you. Parang ano lang, touristic purposes na, ganun. Yep. Mm-mm. Ano naman yung naramdaman mo when nung tumawag na yung documentations team na approve na yung ano, yung visa mo? Ano? Nagwala ako sa bahay. Asan ganun? Kasi parang dream come true. Parang nananaginip ka. Parang hindi ito makakukuhanan. Parang biglang, nung tinignan ko yung email, your visa was approved. Mm-mm. Yan na, wala. Parang, yun nag-ikot-ikot ako sa bahay. Nag-anong ko yan, nag-a, oy! Sabi ako yan.